A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Amma ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masyaallah, binabati ho natin ang lahat ng ating mga kapatiran, sandako man ho tayo sa mundo. Masyaallah, Ramadan al Mubarak mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Allahu Akbar. At napakasaya natin ngayon, sumasa atin naman po ang palatuntunan ng Islam in Action Dawa TV. At siyempre, hindi lang ho yan, marami ngayon ang ating mga kapatid. Masha'Allah, mula noon hinahangaan na, pinapangarap na, ngayon ay tayo'y magkakasama na. Masha'Allah. At siyempre, kapiling pareho natin at kasama si brother, teka muna brother. Aba. Eh, mukhang magkakaiptara na ito. Rehearsal lang. Allahu Akbar. Oh, kinabahan ang ating mga kapatid. Muntik nang tumakbo yung isang brother eh. Aawatin na. Yan ho mga kapatid. Oh. Practice lang ho yan. At maya-maya, yung sa harapan ho naming tamar na yan galing pa ng Bulacan. Allahu Akbar. Yan ho ang magpapaalis ng uhaw at gutom mo maya. Masala, dito si Brother Fale. Kasama pa rin natin, Brother Fale. Siguro brother, ito na yung pinag-uusapan natin na sana'y darating ang araw na magkasama-sama tayong muli sa landas ng Dawa. At hindi lang tayo nagkasama-sama muli, nadagdagan pa tayo ng isa. Yes. So, pero subalit, bago siguro natin talakay ng mga bagay na yon, yung ating dinudoa sala, siguro marapat na ipakilala muna natin ang ating mga panauhin at simulan mo, brother. Ayan, mashallah. Yan ho, kaya nakita ho nyo kami rito, talagang todo suporta ho itong Philippine Ramadan Tent. Mashallah, pinasalamatan din ho natin ho ang ating kapatid na nagsusumikap na mabuo ito at nandito tayo ngayon. Aba, simulan natin kay brother sa kanyang pagpakilala at pagbati sa ating mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Umar Rakid. Mashallah. Mashallah. Alhamdulillah, ako po si Brother Fahad Sultan Abdullah, pansamantalang chairman ng Amana Islamic Guidance in Dawa Center at pansamantalang chairman ng Mission Dawa Muslim Emergency Response. Mashallah. At pansamantala ding spokesperson ng United Dawa Center of Luzon. Pansamantala lang dahil mamamatay din tayo. Mashallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lang, ha? Ako si Celso Avenue Ibrahim. Taga Ormoc City. Ay, pansamantala na dito, taga Ormoc. Ako ay bumisita lang sa ating mga kapatid dito sa Luzon. Mashallah. Alhamdulillah, dito yung mga kapatid natin, napakagwapo nila. Ganun din ako. Mashallah. Assalamu alaikum, makakamatulaw, wabarakatuh. Ako po si Omar Castillo. Ako ay nagpapasalamat at ako ay napasama sa pagtutulong na ito. Mashallah. Maraming salamat po. Okay po na. Assalamualaikum warahmatullah. Ako po si Brother Isha. Syukran, brother. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At katulad din ng mga ibang kapatiran, ako rin po ay isa sa mga kapatid na ako po ay nanggaling sa Zamboanga at lumaki sa Basilan at nakapag-asawa at nakapagpamilya sa Nueva Ecija. So kasalukuyan po, ako rin ay pansamantalang presidente ng Darun Nur dyan po sa Nueva Ecija. At ganoon din po na pansamantala na hinirang nila bilang presidente or amir ng UDCL. So nauso yung pansamantala eh. Uso. Hindi, napapanahon talaga. Oo nga bro eh. So alhamdulillah, tayong lahat ay pansamantala. So maraming salamat. Ilan ang asawa ko? Pansamantala po, isa muna. Mashallah. So, pero sabi nga ni Brother Pali kanina, tayo pansamantala lang sa mundong ito ay mayroon din tayong pansamantalang matutuluyan sa himlayan ng liwanag ng kapayapaan. Mashallah. Salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon sa inyo, mga mahal na kapatid. Ako po si, hindi ko masabing pansamantalang Abdul Aziz. Hindi po. Ako po ay pansamantalang nandito sa lupa. Ako po ang inyong kapatid, Robin Hood Abdul Aziz Padilla. Ako po ang tumatayong masasabing co-founder ng LKF. At ngayon po ay tumatayong tagapagsalita ng Katipunan. Marami pong salamat. Mashallah. Assalamualaikum mga kapatid. Ako po si Freddy Abdul Farid Aguilar.
isa pong karangal ang makapiling po namin kayo itong hapong ito. Magandang hapon po sa inyo. Mashallah. Mashallah. Idol. Ang nag-umpisa ng katipunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako naman po si Romel Hamza Padilla at pansamantalang kapatid ni Abdul Aziz. At pansamantagal naman na patuloy na susuporta sa lahat ng mga gawain na pinaghihirapan ng ating mga kapatid na si Brother Obrero at ni Brother Yusuf. Mabuhay po tayo at mabuhay ang katipunan. Allahu Akbar. Brad, ano, pansalap, ako rin ay sa totoo lang pansamantala lang po akong co-host ni Yusuf Lapitan. Si Yusuf po ang pansamantagal. Alam mo, napakabait sa atin ng Allah dahil yung dua na pinalalangin natin, na hiniling natin na sana'y magkaisa-isa tayo sa buwan ng Ramadan sa tulong ng ating sister na si Fatima Sabdula, ay ipinagkaloob niya sa atin. So hindi malayong yung inaasam din yung dinuduan ng liwanag ng kapayapaan sa pamamagitan ni Brother Abdul Hadi, ay Abdul Aziz, na magkaroon ng Islamic TV rito sa Pilipinas. Abay kung pagtutulong-tulungan natin to. Pero sa akin, marapat na siguro si Brad, mamaya yan. Mamaya mabanggit ni kapatid. Dahil yung ang unang tatalakayan natin di, ay ang ating kapatid, di, si Capre. Di. Ayan. Alam mo, brother, noong People's Power, brother, hindi ako marunong umiyak, pero lagi mo akong pinaiyak noong People's Power. So siguro, ayan. Brother Yusuf. Ay, bago ho tayo pumailan lang doon sa mga pangmatagalan na yun, ha? Hindi na pangsamantala kung sabihin yun. Ay, pabatiin muna natin. At siyempre, ako din mahi bumabati din ang inyong abang lingkod ho, pansamantala din hong maging katuwang sa gawain ng pamamahayag sa panampalatayang Islam. At siyempre ho, pangmatagalang nangangarap na insala lahat tayo ay magsama-sama sa paraisong inilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan, at dito, pakinggan natin kung pangmatagalan na ba ito, kung pangsamantala rin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po si Bilal Mansano ng Tubong, Tarlac City. Magandang hapon po sa inyo, mga kasama ngayon. Ako po si Brother Frank. Dalawang linggo na po ako nagbabasa tungkol po sa Islam po. Ngayon po, gusto ko po sanang aminin sa inyo ngayon na handa po kayong tanggapin ang Islam po sa akin. At magandang hapon po sa inyo lahat. Aba, kanina kapatid, pwedeng ipaantala yon. Pero itong binanggit ni Brother, mukhang hindi pwedeng patagalin yan. Yaman din lamang na andito si Brother Abdulaziz. Aba, si Brother na mismo ang magbibigay ng pasyada dito, brother. Mashallah. Siguro, konting ano lang muna bago natin pagsyahadahin si brother. Mas mainam na, alam ko naman, kompleto na yan sa paliwanag galing sa inyo. May mga gusto lang mga kong itanong kay brother. Ano pangalan uli ni Frank po? Frank. Tapang nung ano, parang Frankenstein. Ano? Anong gusto mo naman maging pangalan muna sa Muslim? Hindi ko pa masyadong anong kabisado po. Okay. Meron 99 names. Pwede kang mamili mula doon o pwede ka rin gumamit ng pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o pwede mo rin gamitin ang mga pangalan ng mga sahaba. Katulad ng kapatid ko, Hamza, ang kanyang pangalan. Siguro mas magandang ang sponsor mo yata, si brother. Ano ba ang magandang pangalan? Yusuf? Ay, magandang pangalan. Tulad nga sinabi mo, may angking taglay na tapang. Aba, isa din naman sa magiting at matapang pinagdasal ng Rasul sa Salam upang iakapin ang panampalatayang Islam ay si Khalid bin Walid radiyallahu anhu. Aba, napakaganda kung Khalid ang kanyang pangalan. Masyala, okay. So, tanggap mo ba yung kapatid? Khalid. Khalid. Ayan. Maganda ikukwento natin kung sino si Khalid. Okay, nung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Khalid radhiyallahu anhu ang masasabing isa sa pinakamatapang na mga Muslim. Pagka sinabi po natin na pinakamatapang, hindi po ibig sabihin ito sa basag ulo o sa pakikipag-away o sa masasabing pang mananakop na mga bansa. Hindi po. Pag sinabi po natin matapang ang isang Muslim, una, yung merong pagpipigil sa sarili. Yun ang matapang
na Muslim. Opo, brother. Opo, ha? Hindi yung matapang na Muslim na kapag ka nasabihan mo lang ng konti, eh tumatayo, eh gusto ka nang bakliin. Hindi po ganun. Hindi yun ang matapang. Ang isang matapang na Muslim ay yung marunong magpigil lang sa sarili. Opo, salamat. Sapagkat si Khalid, kaya ako nasabi yun, ay dating kinalaban ang mga Muslim. Katunayan, siya ang tumalo sa mga Muslim sa Battle of Uhud. Ngunit, nakita niya na tama ang mensahe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay totoong galing sa Panginoong Allah, kaya niyakap niya ang Islam. Magmula nun, siya na ang naging sword of Allah. Okay? Sword of Allah. Okay po. Okay? So, napaka tindi ng iyong pangalan. Ngayon, Brother Khalid, sa mga paliwanag sa iyo ng aking mga mahal na kapatid, ano ang nagbigay sa iyo ng... Kasi lahat yan, tatanungin. Tatanungin mamaya kung ano ang nagbigay daan para kami ay mag-Muslim. Gusto ko lang malaman sa iyo kasi very fresh ngayon eh. Fresh na fresh ngayon sa iyo. Yes po, yes po. Kasi kami, pinipilit namin. Ako, pinipilit ko yan. Araw-araw na ginawa ng Allah, pinipilit kong maging fresh sa aking ang pananampalataya kung bakit ko niyakap ang Islam. Sa iyo, napakatamis niyan ngayon. Bakit? Ano ang nakita mo sa Islam? Para sa akin po kasi, sa mga napagdaanan ko po sa aking buhay, bali, mahirap lang po kami. Then, nagkaroon po ako ng dalawang karelasyon na po, puro palpak po ang dumadating sa akin. Ako po yung laging niloloko nila. Eh ngayon po, parang gusto ko pong subukan ng, o gusto ko pong tanggapin ng sa Islam po. Baka po dito po, mas makita ko po yung aking tamang daan po para sa akin po. Yun lang po. Oh, siguro marahil eh, na ay paliwanag sa iyo ng aking mga kapatid na ang Islam kasi way of life. Opo. Ha? Alam mo, totoo yan kasi nung kami din ay nangulungan, kasama na dyan, sigurado ako, si Capredi. Hindi man nangulungan yan, pero maraming pinagdaanan ito. Opo. Tayo, kokonti lang, ito, maraming baon ito. Tama yung sinabi mo, talagang sa mundong ito, kapag gulong-gulo ka na, isa lang ang hahanapin mo, ang Islam. Sapagkat ang Islam, tuturuan kang mamuhay. Ito ay pamamaraan eh. Merong kumbaga, alam mo ba yung sa kotse, pag bumili ka ng kotse, bumili ka ng TV, may manual. Yun ang Islam. Manual ito para mabuhay tayo ng mapayapa, matiwasay, at may pagpapala sa Allah. Hindi ka nagkamali, mahal kong kapatid na Khalid. So inshallah, sundan mo ako. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ulitin po natin ha. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Isa pa po. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Ngayon meron pa po kaming isang paliliwanag. Na alam ko naman na ipaliwanag na rin siya yon ng ating mga kapatid. Ito po ay tungkol sa Propeta Jesus Christ, peace be upon him. Mas kailangan po nating maintindihan mo, Brother Khalid, na pag nag-Muslim ka, lalo kang nagiging Kristiyano. Lagay mo yan sa utak mo. Sapagkat sa Islam, mas mahal natin si Jesus Christ. Mas alam natin kung ano siya sa Islam. Kung ano at kung bakit siya nilikha ng Panginoong Allah. Hindi mo iniiwan si Jesus Christ, tandaan mo yun. At magkikita pa tayo ni Jesus Christ, inshallah. Siya ang inaantay natin, tandaan mo. Yun ang lagi mong ilalagay sa isip mo. Pag uwi mo sa bahay ninyo, pag tinanong ka ng nanay mo, bakit ka nag-Muslim? Nay, relax lang kayo. Ano lang tayo? Ang pinakamalapit sa mga Muslim ay ang Kristiyano at ang Hudyo. Tandaan mo yan. Mamaya, tatalakayin pa natin yan. Ha? Mas lalong lalawak yan. Kailangan mo lang ilagay sa isip mo, mahal na kapatid,
na nung nag-Muslim ka, wala kang kaaway kahit sino. Tayo, ibig sabihin ng Islam, kapayapaan. Mapayapa kang tao. Opo. Yun ang lagi mong iisipin. Ikaw ang Muslim na mapayapa, mapagmahal sa kapwa, mapagmahal sa kapaligiran, sa kalikasan, higit sa lahat sa kapwa-tao. Inshallah. Salamat alaikum. Salamat, brother. Mabrok, kapatid. At maya-maya ho ay mayakap ka ng umatikabo ng ating mga kapatid. Ganun ang pag-welcome sa Islam. Bueno, mga brother and sister, masha'Allah, wag ho kayong alis ho. Kami ho ay magbabalik ho sa pagkalipas lamang ng ilang sandali. We are student of Tarbiya Islamic Faith Institute. We are proud. We are Muslim. We are proud to be Muslims. We are proud to be a Muslim. Hindi na po kayo nagkaroon ng ibang religion. Yung way of life ko daw at yung mga panulat ko, eh, yun daw yung mga tinutumbok ng Islam. Iba ang alamat nito. Papakilala ko muna ho, Freddy Aguilar.